Laya, saan nag-ugat ito at bakit nais pa rin mamonitor ng PNP itong mga pulis na naalis na sa serbisyo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nag-ugat nga ito dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo, kung saan bawa mga ex-army ang suspect. Kaya naman ipinare-review na ni PNP Chief Police General Rodolfo Osorin Jr. ang listahan ng lahat ng pulis na na-dismiss sa serbisyo o kaya naman ayoong na-awold o absent without leave bilang bahagi ng pinag-iting na kampanya laban sa private armed groups. Ayon pa kay General Osorin, titingnan nila ang mga record ng mga pulis na natanggal sa serbisyo kung highly skilled sa paghawak ang mga ito ng armas. Ganito ani nga ang ginawa ng Estados Unidos para mabantayan ang aktibidad ng mga ito sa labas ng organisasyon. Samantala, sinabi din ni General Osorin na posibleng mga dati ding sundalo ang pinagkaharapang ibang suspect sa Digamo killing. Dagdag pa ng General, ang private armed group kasi ay kalimitang binubuo ng mga pulis o sundalo na na-dismiss na sa serbisyo. Samantala, Aga, sinampahan na rin ang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang anim na tauhan ni Congressman Arnulfo Teves na natagpuan sa bahay noong nagsagawa ng raid ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Dalawa sa mga ito naman ang sinampahan din ng kasong paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession on Explosives. Samantala, sasampahan din aga ng kaparehong mga kaso ni Congressman Arnulfo Teves at dalawang anak nito kahit hindi natagpuan ang mga ito sa mga ni-raid nilang bahay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan.